that's okay. So dito nagtodepensa tayo. At binanatan siya, natin siya. Nampas natin ng dalawang karot sa mukha yung lecheng isda niya, no? And finally dito yung finally na... Patatas Origins TV. All right, hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions. Welcome to another weekend of PACC Game Analysis, ano. All right, so take a look at this, ano, ang ganda-ganda. Meron tayo dalawang Mystic Chest, no, hindi ko nabanggit earlier on. But I'm happy to say na wow, nakakuha tayo ng Mystic Chest. Kaso ang tagal mabuksan, ano, so I wonder kung ano kaya yan. Laman yan, ano, so I'll make sure makikita nyo yan together with me. But anyway, for this one, ang ating game analysis is I believe ito pa rin dalawang ito ang ating main axis, no? But yung plan pinalitan natin. So in the last episode, nilagay natin dyan is yung merong wooden stab, no? So wooden stab, serious wooden stab, pumpkin and yam, kasi wala tayong carrot tail. So next, what we tried to do is naghanap naman tayo ng merong carrot tail. So serious, cactus hammer, carrot tail and pumpkin ang weaponry nitong episode na ito, no? So it's not hindi pa rin mataas ang win rate, ano. Actually, I think it's between 50-60% lang ang win rate nung team na ito, no. But nevertheless, let's go ahead and watch this show. Okay, so ito ang ating opening screen, ano. So ang ginamit natin dito ay si Team Bastardo. Bastards talaga yung nayupa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so, yan. So, Team Bastardo. Wow! I said 50-60% pero mukhang mali pala ang aking impression, ano? So, maybe it's a little bit better than that. Alright, let's go ahead and watch our first match with Princess, no? So si Princess at ang kalaban niya ay Team Adventure. All right, there we go. Or not kalaban niya, ang team niya pala is Team Adventure, no? So let's see kung anong adventure ang papasukin natin dito with Princess. So round 2, binanatan kagad natin siya ng round 1 ng Cactus Hammer, no? Now the reason why nilagay ko 'yon kasi meron siyang isda, and I thought maybe usually pag merong isda tumitira yan ng round 1, but it happens na mukhang wala siyang enough cards noon at hindi niya ginamit yung isda niya. And then of course round 3 pinatay natin yung plant niya, but then again round 4 mukhang fafatayin na niya ang ating planta, no? Pero hindi siya naging successful dahil ang ganda ng defense natin, and not only that, nanakawin natin yung hinayupang na energy na yan na yun. There you go. So round 5, of course, alam ko papatayin niya na ito. But then again, let's see. I think I have enough para patayin ang kanyang beast, ano? Let's see. 1, 2. No, that's too bad. So sad, hindi napatay ang beast niya. And not only that, i-stun niya pa, ano? So this is gonna be problematic. Kasi usually, to win against yung backline na isda, ano, I have to have both of these guys alive. So, buti na lang, nagpahinga siya dahil wala siyang enough energy that time. So, finally, napatay natin yung kanyang beast. And dito, unfortunately, nagawa niyang patayin yung aking kuan, ano, yung aking dust. But then again, tapos na rin siya. There you go. Nice first win. Okay, next na kalaban natin dito ay si Gaburma. Gaburma, new pack. What a name, ano? Gaburma. Ang sarap sabihin, Gaburma. Gaburma. Okay, so round 2. Round 1, pareho kami nagpahinga, no? And then round 2, doon ako bumanat. And usually, ginagamit ko is yung carrot tail at saka yung serious combo na yun. Kasi, again, dahil meron siyang beast, or not beast, but mecha, no? Ang iniisip ko, baka tumira siya at that time, ano? Pero hindi niya ginawa yung kanina. But here, ginawa niya na, and nakagain tayo ng energy and nakapag-defend naman tayo, no? Pero yun lang, ang dami nating natamong poison, so most likely mamamatay na yung beast na yan. And then round 4 dito, sisiguraduhin nating dead balls itong plant na ito. Although
nag-spend ako ng isang extra card, but that's okay kasi pandagdag yun sa energy. And here, papatay naman natin yung dust niya, no? I think hindi pa namatay. Or yes, nice! Ang ganda! Fatay na fatay. So, meron siyang mech. And kahit na meron siyang mech, ano? So, dito hindi ko na ginamit yung cards ng ating kuan, ng ating dust, kasi for sure papatayin niya yon. But then again, meron tayong enough cards to damage him overly majorly, and may isang energy extra para sa ikatlong card, ano. So I was praying here, please please please, wag mo muna akong patayin. Pak! Patay kaming dalawa. Alright, nayari ako ng di oras ni Gaburma, no? Gaburma. So, dito naman si Ellie Gaming Trezor naman ang ating kalaban. So, let's see, round 2. Sinugod ko lahat ng pwede kong isugod, no? Kasi gusto kong patayin yung kanyang yung plan habang mas maaga. The earlier, the better. Kaso, hindi pa rin siya namatay. But, hetong sayo, meron tayong huling panusok, ano? But, the reason why ko ginawa yun, ano? Ito yung sinasabi kong typical BMP na napakalakas, or at least lagi akong natatalo, kasi imbis na hanggang doon lang, meron siya laging pang follow up na ganito, no? So dead balls tayo because of that, but that's okay. Piruin mo, kahit nag-defend tayo, no, patay pa rin talaga. So this time, ang maganda rito, na-timingan natin yung kanyang kuan, ano, yung mech niya, napatay natin. So ngayon, bird na lang, and nag-suicide na siya ng dalawang beses, ano. And round 4, of course, kinuha natin yung kanyang energy. So dito, sagad-sagad ang ating kuan, ano. Nagtira pa rin ako ng isa just in case, kasi mahaba po ang buhay natin. And kahit magdalawang suicide feather siya, alam ko hindi siya mananalo dahil mahina ang bird laban sa plant. So nag-suicide na lang talaga. Okay, next, ang kalaban naman natin ay si 1-2-3 Kid Wasalak. Wasalak malak. Okay, so round 1, binanatan kaagad natin siya, no? At nakapag-knockout tayo, and then usually kinokombo ko yung kuan, yung Carotel at saka yung Sirius, ano, sa simula kung lumalabas sila. Especially meron siyang isda, kasi akala ko baka sakali lang tumira siya ng maaga, no? But of course, on the other hand, alam kong aware ako na Shrimpinator yung isda niya, no? Which of course, round 3 lumabas yung mga cards niya, and very unfortunate, napatay niya ang ating backline, ano, yung ating pinakamalakas na Axie. But that's okay. So dito nagtodo depensa tayo, at binanatan siya natin siya. Nampas natin ng dalawang karot sa mukha yung lecheng isda niya, no? And finally dito yun, finally napatay na natin. And siya naman, pinatay niya rin ang ating kuan, ano. Pero may advantage tayo dito kasi mas mabilis ang ating dusk. And dito nakapag-ipon tayo ng sandamakmak na energy. So tapos ka ng beast ka, no? Kahit anong gawin mo, wala na mangyayari. Talo ka na. There you go. Ang sarap. Alright, welcome to our fourth match. At si Pox naman, ang kalaban natin, no? I wonder kung Pox nga ito, or ibig niya sabihin is P-O-K-S, ano? Kasi all caps, and then parang may space yata in between. So, round 2, yan, binanatan na natin, at sinigurado kong patay siya, no? Although nakapagpabang siya ng sandamakmak na lason. Now, minabuti kong patayin siya ng maaga, kasi ito yung kanyang mech BMP, yung kanyang team, ano? Yan yung BMP, and then meron siyang blackmail suicide bird. Pero mukhang hindi lumabas yung kanyang dark swoop ng maaga, kaya minabuti niyang tirahin na yung aking planta, no? And buti na lang hindi niya napatay. And dahil doon, sandamakmak na energy, ang ganda nung nangyari doon, ano? Kasi ang daming cards na lumabas, at sandamakmak na energy ang naipon natin, ano? And dito finally yan, nag-suicide bird na siya, and binato niya ng balloon pa. Pak! Tinakot, Diyos, may natake sa puso yung plant natin, ano? And dito, yon, nice, patay ang bird niya doon. And dito, kakapranggot na lang ang mech niya, dahil nahampas na naman siya ng carrot sa mukha kanina, no? And kahit napatay niyan, you are dead yan. Lamunin mong mani. Okay, so alright. Welcome to our fifth match. And finally, ito ang ating pinakaunang talo dito, no? Well, nag-draw kanina ng isang laban kay Gaburma, no? Gaburma. Ang sarap talaga sabihin. Gaburma. Okay, so let's see. Ito ang ating pinakaunang talo. And as I've mentioned before, no, hirap tayo kapag meron siyang double fish. And ito ang napapansin ko.
kapag ka merong double fish or merong not necessarily fish axe, pero kung ang weaponry ng kalaban ko ay puro mga pang-isda, no, dun ako nahihirapan. And dito, ang sama, no, na-timingan niya at meron pa siyang discard ability dito. Kaya, pok, nawala pa yung isang card natin. Yun dun pa sa malakas, ano. But that's okay. Dito, papatayin na natin ang kanyang plant. There we go. And tumagos yung dalawang damage yun sa isda. But then again, like I said, ano, kasi being beast weaponry at saka dusk, so napakahina ng damage nito label sa isda, no. And isa pang advantage niya kasi dito, meron siyang libreng tail slap, ano. So even though I think mapapatay natin ito dito, eh yan, pack pack. Okay, so na nasayang yung isang card natin. But here, I think kaya niya ba itong patayin? Yes, patay, hinayupak. So dun, nasayang lahat ng card natin doon, ano. Napatay niya na. Kasi, well, wala akong ibang choice, eh. Kasi I was hoping mabubuhay yun laban sa attack niya. Pero napakalakas kasi nung bug card niya. At namatay yung kuwan natin kahit may defense, ano. And unfortunately, dahil mauuna yung isda niya rito, hindi enough. Again, patay tayo dun sa bug card na yun, leche. Okay, welcome to our 6th match. At ang kalaban naman natin dito ay si Cyrus, ano, hinayupa ang pangalan ng team niya. Ako po ay tanga. Pero honestly, mukhang nag-backfire sa akin yun, ano. At ako ang natanga dahil natalo ko dito, no? Natalo ko ni Cyrus dito. So anyway, okay, so round 3, sinigurado kong patay. And swak na swak lang yung cards na binigay natin sa kanya, no. Yun lang, nag-anticipate ako, natitira yung kanyang mga fish kanina, kaya sinuot ko yung pumpkin. But unfortunately, dito siya tumira, no. And dito sinigurado niya rin na patay ako. At meron pa siyang isang extra energy. So nasayang tayo, no. There you go. Too bad kung hindi ko sana, I mean, kung nagamit ko yung pumpkin dito sa exchange na yun, ang ganda sana kasi tatagos yung damage natin sa fish niya, mananakaw natin yung energy niya. But hindi nangyari yun, ano, very very unfortunate. So kuminsan ang hirap kasi malaman kung kailan ang timing. And again dito, pak, ubus na naman yung card natin. What the heck, napakasama ng nangyayari. What is happening? Oh my god. So at this point, you know what, honestly, wala na, talo na ako, no. So kliniklik ko na lang yung endgame at pinanood ko kung paano ako patayin. Oh my god. Alright, ang next na laban naman natin ay versus RYY, ano, and Team DRP. What the heck, ano kaya ibig sabihin ng DRP na yun? So sana, well, dito nanalo ako, so nawala na yung natanga ka, natanga lang talaga ako kanina dun sa laban namin ni ano, ni Cyrus, si Nayupak. Okay, so dito round 2 na round 2, nagbanatan kami, talagang total exchange, ano. And let's see, mapapatay niya. Patay! Ay, hindi, hindi niya napatay. Very nice, buti na lang nag-survive pa for another round, ano. Pero okay, so dito, yan, naglagay lang tayo ng hopefully pang nakaw ng energy, no. And buti na lang nagtipid siya at nagtira siya ng energy, saktong-sakto, swak! Nasungkit natin yung energy niya doon, ano, nice. And then dito, of course, nag-team up na naman ang ating double killer. Actually, sobrang overkill, ano, nangyari dito. But then again, gusto ko kasi siguraduhin patay yung kanyang axe. That's why ginawa natin yun, ano. And of course, round 6 or round 5, dun tayo nagpahinga. Nang sa ganon, meron tayong enough na pamatay para dito sa kanyang Terminator, ano. There you go. Actually, hindi pa pala namatay ang kanyang Terminator. Pero at this point, to be honest with you, it's as good as dead, ano. Maghihintay lang tayo. Kahit magpahinga pa tayo dito ng another round, alam niya na sumuko na. Alright, next naman ang kalaban natin is si Musketeers, ano? Musketeers, what a name. So, let's see. Dito, natalo ako dito. Again, ayan na naman yung double fish, ano? So, it's the same problem, no? Hindi ko pa rin masolve-solve ito. But it may just be really outgunned lang yung aking mga axe at this point, ano, laban dito sa double fish niya. So,
ang ganda sana, saganang sagana tayo sa energy, pero siya bumawi din ano, kasi ninakawan niya ako, plus nagkaroon siya ng extra energy dahil dun sa kanyang double carrot na nilagay niya. Maganda yung pagkaka-timing niya ng double carrot niya, no? And dito, buti na lang lumabas yung pumpkin natin at hindi, well, actually napatay niya pa rin pala, no? All the way through, that's so bad. Pero dito yan, pinaghiwalay natin yung nutcracker natin in the hopes na makadamage tayo sa kanya. Pero dahil na may shield yung kanyang midline, hindi pa rin nangyari yun, ano? So, nalugi tayo dun sa exchange na yun. Very unfortunate. But dito, patay na naman ang midline natin. Again, nayari tayo ng Dioras, ano? And, well, of course, alam ko na again, tapos na ako rito. Kahit na tinira niya na lang ako ng dalawa. Panonoorin ko na naman kung paano ako patayin itong mga new pack na isda na ito, no? Nakuha pa talaga magpahinga ng hayop. Hayop! Hayop talaga! Alright, so we are at our second to the last match. Kung kayo umabot dito, I hope nagustuhan nyo ang inyong napapanood. At kung nagugustuhan nyo ang inyong nakikita, please go ahead and like this video, no? Para matulungan naman natin ang ating channel na makita ng iba. And kung kayo ay bago at kayo ay natutuwa, make sure you check out our other videos and then smash that subscribe button para hindi nyo mamimiss ang mga uploads natin kagaya ng ganito. Alright, so let's go ahead and watch this match. So finally, round 2 na round 2. Pinatay niya kagad ang ating halaman, ano? Pero not until nakagawa pa tayo ng maganda-gandang damage. And dito, yan, sinigurado nating patay ang kanyang plant. Pero pinabaunan din ako ng sandamakmak na lasan, ano? But that's okay kasi dito papatay na natin itong hinayupak na beast na ito. Pero may last stand pa talaga kahit ginawa kong critical hit yung huli, no? Antibay nung kanyang leching beast. So yan, buti na lang ginamit ko na yun mga weaponry natin, ano, kasi antindi nitong basketballistang may smart shot, hayop. Buti hindi niya pa napatay, no, pero na-stun niya. But that's okay, gagamitin pa rin natin ito kasi i-deal natin yung pinakamalaking damage galing dito, no? There you go, nice. So dito pag didiskitahan niya naman yung dust, dahil may poison na yung dust natin, ano? And I think, pak, hindi niya pa rin napatay, yari ka ngayon. Yaring-yari ka ngayon, ano? So yan, gagamitin natin to pang tapos na natin dito. 1, 2, and 3, nice, picture perfect. Alright, our last match, I see MZW ng Memen. Memen Guild, siguro. And then this is Team Lason, ano? And of course, aptly named, puro Lason. Tinan mo mga itsura ng papangin, ng itsura na yan, ano? So yung Sneaky Bastard at saka yung Smart Shot, yung very typical sa isang poison team dito sa Classic, ano? Yan at yan ang makikita mong gugulantang sa'yo. So, speaking of gulantang dito, pak! Ginulantang na natin ang kanyang plant. Tinan mo itsura. Gulantang na gulantang, gulat na gulat, ano? Okay, so round 3. Yan. So, meron pa rin siyang energy and malamang gagamitin niya yung Sneaky Bastard niya next. And dito, titignan natin, but I know hindi pa siya mamamatay rito, no? But our purpose is mainly to just get some energy. Hindi natin ginamit yung plant natin mostly, no, kasi alam ko na I was expecting gagamitin niya itong dalawang ito, no. So here you go. Tinaniman na naman niya ng Lason yung ating kuan, ano, yung ating Dusk Axie, pero dito yun, finally tapos na siya, pero not until nakapag-deal pa rin siya ng dalawang malakas na damage using his last stand, ano? But that's okay. So dito magpapahinga tayo kasi kailangan niya munang abutin yung ating mid lane bago niya mapatay yung ating back lane, and hindi niya pa rin napatay ang ating plant. So dito itotodo natin ang lahat ng pwede natin ibigay sa kanya nang sa ganon paniguradong tapos ang laban. 1, 2, 3 and 4, pati last stand ubos. So nice. So I hope nagustuhan niyo itong ating video for today, and if you did, go ahead and like this video. Kung kayo ay bago, as always, welcome to Patatas Origins TV. And I'm inviting you again, ano, sa ating mga viewers, kung gusto nyo ma-feature, please go ahead and check out the description below para mag-send kayo sa akin ng inyong mga videos, and if we feature it, i-commentate natin yan dito, no? And hit that, smash that subscribe button kung hindi nyo pa ginagawa, no? So I can see you in the next battle!